33 weeks na nga ako today ayon sa bilang ko sa aking first day of last menstruation noong August 26, 2023. So for today's video nga ay kailangan ko na naman nga ulit magpa-check up dun sa public hospital. Kung saan nakaschedule na ang aking panganganak via cesarean section. Sa mga oras na yan ay alas 3 pa nga lang na madaling araw ay nagsimula na akong maggayak, maligo at magbihis papunta doon sa check-up dahil naka-schedule nga ako ng 5 a.m. ayon sa stub ko. Kaya naman kung makikita nyo nga ay napakadilim pa sa mga oras ng pag-alis namin ng Daddy Gerson nyo. Sa mga oras din na yan ay natutulog pa nga ang Ate Chelsea at Ate Angel nyo. Mabuti na nga lang talaga malalaki na sila at kaya na nilang mag-asikaso ng sarili nila bago pumasok sa school. 4:30 a.m. nga ay nakarating na kami dito sa public hospital. Pagkadating nga namin dito sa hospital ay dumiretso na ako dito sa PRC dahil ipapakita ko nga dito itong aking stub na schedule ng checkup ngayon at itong aking blue card. Green card na nga ngayon ang nire-release nila sa mga bagong pasyente. Palibasa kasi noon pa nga ay dito na ako nanganganak kaya naman na itabi ko pa yung blue card na record ko dito. Katapos nga namin magpalista doon ay pumunta na kami dito ng Daddy Gerson nyo sa may outpatient department at kami pa nga lang dalawa ang tao dito. Wala pa nga katao-tao at kauna-unahan talaga kami. Kaya naman nag-expect talaga kami na kauna-unahan din ako mag-check up today. Tingnan nyo naman mga person, kitang-kita pa nga namin yung mga tulog dyan, mga bantay ng pasyente. Sabi ko nga sa Daddy Gerson yung maganda na siya kapag nanganak ako ay ganyan na rin siya, dyan siya matutulog. May oras nga lang kasi ang bantay sa loob, kaya naman dito natutulog ang mga bantay sa labas. Kaya maya nga lang ay nagliwanag na at nagdatingan na nga rin ang ibang pasyente at nagsisimula na rin ang pagtatawag ng check up. Isko, tingnan nyo naman yung mata ko ng lalalim na sa eye bags. At ang Daddy Gerson nyo nga ay inaantok na rin sa mga oras na yan. Grabe, alas 5 yung nakalagay doon sa stub ko, yung pala alas 8 pa magsisimula ang check-up, masyado pala kaming napaaga. Kaya maya nga lang ay nagtawag na ng mga pangalan ng mga pasyente. At eto nga mga person, hindi nga ako ang pinakauna, nahalo nga siguro yung papel ko. Pero okay lang yan, andito na rin naman ako sa loob. Na Doppler na nga pala dyan si Baby at napakalakas nga daw ni Baby ang sabi. At eto na nga kinakausap na ako ni Doc. Nalilito talaga ako doon sa bilang ng weeks ng aking pregnancy kaya naman tinanong ko talaga si Doc kung pang ilang weeks na ba ako sa June 11. Ang sabi niya nga ay pang 38 weeks ko daw yon kaya dapat daw ang pinakamaagang panganganak ko ay June 4 lamang. Kung sakali nga mag-labor ako ay dapat hindi mas maaga sa June 4 para naman hindi maging premature si Baby. Wala pa naman daw incubator dito kaya hindi talaga yun maaari. Pagkatapos nga ng check-up ko ay dumiretso na kami dito sa office ni Gobra Mill dahil nga gusto ko nang maklaim yung aking blue card para naman magamit ko sa panganganak. Nung January nga ako nag-apply dito dahil nga pinaghahandaan ko talaga yung panganganak ko para naman makalibre ako doon sa public hospital. Kapag may blue card ka nga daw kasi ni Gobra Mill ay makakalibre ka sa panganganak doon sa may public hospital. Kaya naman pagdating ko dito sana nga ay meron na talaga akong blue card. Sabi nga itatext daw nila ako kapag pwede ko nang kunin ang aking blue card. Kaya nga lang wala pa rin ako nare-receive, malapit na akong manganak. Kaya naman pumunta na talaga ako dito pagkagaling ng check-up ko, malapit lang naman. Buti na nga lang din mababait ang mga staff dito at hindi sila masusungit. Kaya naman nakakapagtanong din ako ng ayos. At heto na nga mga person, nakakatuwa na hanap na nila yung blue card ko at meron na nga. Yehey, this is it, magagamit ko na to sa aking panganganak. Maraming salamat po Gobra Mill. So hanggang dito na lamang muna aking for today's video. Thank you for watching Mommy Nika Mini Vlogs. Babu!